Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Higit na pinakaapektado sa pagkukupang ito, ang ating mga Pilipinong mangisda na sa kasalukuyan ay problemado na kung paano pakakainin ang kanilang pamilya. Mula nang okupahin ng barko ng China ang mga pangisda ng mga Pilipino, wala na silang pinagkakakitaan. Inagaw ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay at ang mas malala pa ay hindi nila alam kung paano nilang papakainin ang kanilang pamilya. Ayon sa bagong grupo ng mga mangisda na binubuo ng 6,000 miyembro, umaapila sila noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipang mga opisyal ng pamahalaan na ipaglaban ng karapatan ng Pilipinas na makapangisda sa Exclusive Economic Zone o EEZ sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong bigkis ng mangisda, patuloy ang Chinese Coast Guard sa pagharang sa mga mangisda na makapasok sa EEZ. Sa Scarborough Shoal o Baho ni Masinloc na fishing grounds ng mga Pinoy, hindi na sila makapasok sapagkat hinaharang ng CCG at ang nagpipilit ay hinahabol. Ang ibang mangisda na sumusubok sa Calayan Island Group na mangisda ay hinaharang din ng CCG. Ayon pa sa grupo, hindi lamang mga isda ang kinukuha ng mga Chinese kundi pati mga corals. Ang mga giant clam o taklobo ay sinisimot ng mga ito. Gumagamit umano ng mga malalaking makinarya ang Chinese fishermen. Pero bukod pala sa puwersa ng China na nagiging kaaway ng mga Pinoy na mga isda sa West Philippine Sea, maniniwala ba kayo na isa pa sa maaaring maglagay sa panganib sa ating mga mangisdang Pilipino ay ang mga mismong kawanin ng gobyerno na silang dapat nagbabantay at nagpapanatili ng kaligtasan ng ating mga mangisda? At ito na nga ang nangyari sa mga mangisdang napagkamalang mga Chinese na nangingisda sa bahagi ng karagatang sakop ng ating bansa. Patuloy sa pagsasagawa ng pagsasanay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol para sa mga fisher folk organizations sa rehiyon kaugnay sa post-harvest technologies at financial literacy. Ayon sa tagapagsalita ng BFAR Bicol na si Rowena Briones, by batch ang ginagawa na lang skills training kung saan noong nakaraang linggo, sumailalim dito ang samahan ng maliit na mangisda ng Mandaon Masbate habang itinakda ang parehong pagsasanay para sa mga fisher folks sa bayan ng Sipukot at Dalawigan ng Camarines Norte noong nakaraang Hunyo 20 hanggang 21 ngayong taon. Sa pamamagitan umano nito, matitiyak na walang masasayang sa harvest ng mga ito dahil kung may sobra, maaaring gamitin ng mga ito ang kanilang mga kaalaman at kasanayan pagdating sa food processing and preservation. Mayroon din kasing hands-on training sa paggawa ng fish products gaya ng fish nuggets, fish turon at fish longganisa. Ipinakilala rin sa mga fisher folks ang Fish and Learn na isang financial literacy game na nakadesenyo para mapaunlad ang kanilang kasanayan pagdating naman sa usapin ng pagpaplano at pananalapi. Subalit sa kabila ng pagsasanay na ito na nangyari sa Bicol, sa mismong rehiyon din na ito nangyari ang kapalpakan ng isang taong miyembro ng BFAR, partikular na sa Camarines Sur. Nagwakas ang buhay ng isang 30 taong gulang na mangisda habang sugatan ng tatlong kasamahan nito matapos pagbabarilin ng isang tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR makaraang pagdudahang illegal na nangingisda sa Ragay Gulf sa sakop ng lugar ng Barangay Lower Omon, Ragay, Camarines Sur noon lamang 29 ng Agosto nitong taon. Agad na pinaputukan ng bala ang mga nasabing mangisda nang hindi muna lubusang inusisa kung illegal nga bang ginagawa ng mga ito. Agad na binawian ang buhay dahil sa tama ng bala ng baril ang biktima na kinilalang si Virgilio Aguaviva. May sariling pamilyang binubuhay, residente ng naturang lugar habang nagpapagaling sa pagamutan ng tatlo pang mangisda na sina Rafi Alvarez, 60 taong gulang, Reynaldo Ariate at Epifanio Mercado na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kalabuso at sinampahan ng kasong murder, frustrated murder at attempted murder ang suspect na si Joseph Olayon, agriculturist 2 at nakatalaga sa Enforcement Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol.
Ayon sa balita, alas 8 ng umaga nang magkaroon namuno ng anti-illegal fishing ang mga tauhan ng Bifar kasama si Olayon laban sa illegal na pangisda ng grupo ng mga biktima gamit ang tinatawag ng mga locals na boli-boli na gamit ang fine fish net. Nang sitahin umano ng mga tauhan ng Bifar ang mga mangisda, tumakas ang mga biktima lula ng bangka kaya napilitan umanong magpaputok at paulanan ng bala ni Olayon ang bangka ng mga mangisda sanhi upang masapol ng mga bala ang mga biktima. Mabilis namang sinaklolohan ng mga residente ang mga biktima at isinugod sa Ragay District Hospital pero idiniklarang dead on arrival si Agua Viva. Ilan sa mga sugatan na nilipat sa Bicol Medical Center sa Naga City dahil sa maselang kalagayan. Matapos ang pamamaril, sumuko sa mga responding pulis ang suspect dala ang 12 gauge shotgun na kanyang ginamit sa pamamaril sa mga mangisda. Noon ding nakaraang Pebrero lamang, binatikos din ang naging desisyon ng mga taga Bifar sa bagong panuntunan nila ng pangisda sa Panay Island at sa Bicol Region. Nadismaya ang mga magpipish fund at mangisda sa Panay Island at Bicol Region sa bagong kautusan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bifar. Ipinagbawal ng Bifar ang paghuli ng crablets na pangunahing ikinabubuhay ng mga mangisda sa Sorsogon, Dait, Camarines, Samar, Cagayan at Apari. Sa kautosang ito, libo-libong mangisda ang mawawala ng ikabubuhay at magre-resulta sa kanilang pagkagutom. Ayon sa ilan, hindi umano pinag-aralan ng mga opisyales ng Bifar ang programa. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga lalawigan na aking nabanggit, ang main source ng crablets na dinadala naman sa mga fish pond raisers sa Panay Island, Pampanga at Bulacan na breeding ground ng alimango. Malaking tulong ang crablets sa mga maliit nating mangisda. Ito lamang ang kanilang source of income na para naman sa pangangailangan ng pamilya. Kulang umano sa kaalaman ng mga opisyales ng Bifar sa pagpapatigil o pagbabawal sa pananalap ng crablets. Ang dapat nilang ipagbawal ay ang paggamit ng dinamita sa karagatan. Ito ang pumupuksa sa crab prawners na nagluluwal ng mga similya ng alimango. Hindi yata umano alam ng mga taga-Bifar na ang mga iniluluwal na similya ng crab prawners ay napalalaki lamang sa pamamagitan ng fish pond na aalaga ng mga ito na papalaki ng fish pond raisers. Kung hahayaan lamang ang crablets, nagiging pagkain lamang ito ng mga isda dahil mabagal silang kumilos sa dagat. Kaya sinasarap ang mga ito ng mga mangisda at ipinagbibili naman sa fish pond raisers sa Visayas at Luzon. Para sa kaalaman ng Bifar, ang crablets na tinatawag ding langaw-langaw ay may mga kategoryang small, medium at large na akmang maipupunla sa fish pond. Aalagaan ito mula 4 hanggang 6 na buwan hanggang ma-harvest. Panawagan ng fish pond raisers at mga nananalap ng crablets sa Bicol at Cagayan sa mga opisyales ng Bifar na pag-aralang muna ng mabuti ang pagbabawal sa paghuli ng crablets. Dahil kinakapos na sa pagkain, ang mga tao ay pinagbabawal pa ang paghuli. Paano dadami ang alimango kung ipagbabawal ito? Malamang kapag kinapos ang alimango sa bansa, ang isusuhestyon ng Bifar ay mag-import. Hindi nagiging sapat sa ating mga mangisdang basta na lamang sentimiento o salita ng ating mga sundalo at kapulisan. Dahil habang dumadaan umano mga taon, mas nagiging mahirap pa para sa kanila maghanap buhay sa karagatang bahagi naman ng ating teritoryo. Ayon pa sa mga mangisda, sa kabila ng mga isinagawang aktibidad ng bansa sa West Philippine Sea, kabilang ng balikatan exercises at pagtatayo ng symbolic markers sa teritoryo ng bansa, ay wala itong nagawa upang ibsan ang sitwasyon sa nasabing lugar. Bagkus ay lalo pang tumindi ang pangaharas ng China laban sa mga tripulante at mangisdang Pilipino. Sad pa nila na malinaw umanong nagiging katayuan din ng mga mangisda pagdating sa nasabing usapin. Ayon pa sa kanila, bagamat may kaunting tulong na naidudulot sa mga mangisda ng bansa, gaya na lamang ng pag-aabot ng mga ito ng ayuda tulad ng fuel subsidy, ay hindi ito sumasapat. Pagkigiit nito na masasapat kung magiging malaya at walang takot sila na makapaglayag at makapangisda sa sariling teritoryo ng bansa. Para sa maraming mga mangisdang Pinoy sa West Philippine Sea, ang ginagawang pangaangkin at pambubuli ng China sa Bajo de Masinloc ay karugtong ng kanilang buhay at sikmura. Hindi na lamang kasi teritoryo ang pinag-uusapan dito kundi isang lugar na mayaman sa isda. Kaya naman ang mga mangisdang pinatapang na ng naglalakihang mga alon, naiiyak na lamang sa tuwing maiisip nila kung hanggang kailan sila magiging bilanggo sa sarili nating bakuran. Isa pang mangisdang umiyak na nagkwento sa isang insidente kung saan kinuha umuno ng Chinese Coast Guard ang gamit nila sa pangisda kaya umuwi silang walang dalang isda at wala rin ang kanilang panghuli. Sa video naman na ito, makikita na lumapit ang isang maliit na bangka ng China Coast Guard na may sakay ng dalawang Chino. Ang pakay nila ay humingi din pala ng isda. Subalit sa araw na iyon, sumakto na wala pa rin huli ang ating mga mangisdang Pinoy kaya wala ding nagawa ang mga Chino kundi ang umalis.
Ang ganitong engkwentro ayon sa ating mga mangisda ay hindi na bago at naging ugali na ng mga kawali ng China Coast Guard ang manghingi sa mga mangisda ng kanilang huli. Ang ginagawang panggigipit ng China sa ating mga mangisda at pangingikil sa mga Pinoy na naghahanap buhay ay isa na naman umanong batayan at karagdagang ebidensya upang sampahan muli ng panibagong kaso ang China sa International Court.